ano po yung message nyo dun sa sinabi po ni Ma'am Nanette sa inyo ng happy birthday at Tay, I'm sorry, see you soon eh. Sana mapatawad niyo ako. Ano po yung message nyo para kay Ma'am Nanette? Kababayan sa buong Pilipinas at saan mang sulok ng mundo, kami po ang Gifts for Everyone at ako po si Yeng, ang inyong love ambassador of love and goodwill na maghahatid po ng sorpresa at saya sa mga kamag-anak po natin dito sa Pilipinas. At kasama ko po ang aking partner in crime. Hi, Ma'am Nay! At ngayon po ay papunta po na tayo sa ating delivery sa Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Let's go! Gifts for Everyone at nabalitaan po namin na malapit na yata yung birthday nyo.
May idea po ba kayo kung bakit kami nandito? Wala po! Surprise talaga! Surprise! Surprise ka, nanay? Surprise ka? Surprise! So, ganun po ba talaga tatay yung birthday niyo po? Kailan po talaga? Sa five. Pero gagawin niyo. Ngayon lang. Kung natin ngayon, tatay. Pwede? So, ilang taon ka na natay? Batang-bata? Pwede ba? Sabi nga nila eh. Asan po ba ang ating sinanay? Wala na po. Ay, wala na po. Nagano po ng para gusto bumanda po ako. Nag-asawa ng si nanay po. Pero kayo po ngayon tatay is single and available. Ready to mingle, mga kapatid, mga kababayan, mga... Ito si tatay Pedro is napaka-single daw ngayon. Okay? So? Buha na lang na ilipin. Pwede na po. Oh, siyempre! Regalo ko sa'yo, regalo para surprise sa'yo. Okay, tatay. So, ngayon po, meron po kaming dalang relax kit. Sabi na may kento. Dalami yung kento, tatay. Luwa. Kami po ay may dalang red ring. Jessica Soho. Puta ka lang ba, Jessica Soho kayo, ha? At saka may pansit. May pansit kami sa inyo. Tayo po kayo din. Cellphone. Isang phone ka ba talaga? May cellphone ako pero hindi ko na alam ng number nito. Ako po lang nabili ang ano. Ayun ba nang bago sa tayo? Ayan o. Mayroon na ako. Bago pa to eh. Bibigyan ka na eh. Ayaw mo ba tatalo? Akin na lang. Pamigay mo na yan. Okay, tatay. So, ito po ang inyong regalo. Hi. Ang gawin. Tanggapin mo ba? So, tayo, may idea ka na po ba? Sino nagpadala sa inyo ng mga surpresa? Wala pa? Sige. So, ngayon po, Jeron, wala ko kasi. Meron ka po tayong card on your birthday. Pwede po bang basahin yung message, tatay? Sige. Basahin ko po para sa inyo. Hello, Papa. Advance happy birthday po. Sorry kung nagsinungaling na naman po ako sa inyo sa bagay na to. Sana magustuhan po itong simpleng regalo ko po sa inyo. Pa, gawa nga nung nagsabi alam mo na. Bago tayo nagka-problema, nabibigyan kitang regalo. Ito na nga po yun, Papa. At hindi ko po pwedeng iatras dahil ngayon ko lang naman po ito nagawa na ako naman ang magbigay sa'yo. Sorry if nakagawa man ako ng maraming kasalanan sa'yo mula pa noon at mas lalo po ngayon. Sorry po sa katigasan ng ulo ko. Sorry kasi hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Pero isa lang po masasabi ko po, mahal ko po kayo. Papa, sana mapatawad mo ako kaming dalawa. Katoliko po eh. Ano kasi, pwede ko bang sasabihin sa iyo? Opo, tay! Ito po. Ano kasi, yung hindi ko matanggap-tanggap, gawa ng ano, kapatid ng asawa ko, lalaki. Parang dilim naman po. Pero wala na, malayo na. Sa ibang babae naman siya. Sa ibang nanay naman. Sa ibang nanay. Ngayon, yung asawa ko, iwalay kami. Ngayon, pag iwalay namin, 20 years na ngayon, hindi na kami makakomunikasyon. Inilayo niya yung anak ko sa akin. Ngayon, di ko lang akalain na magkarelasyon sila sa kapatid. Mamanyo na daw sila. Noon lang inamin sa akin nung isang linggo lang. Ngayon, sabi ko, Amboy, huwag mo namang ganunin. Iwalay na kami sa kapatid mo. Lahat ng bahay namin, inangkin na lahat. Inubara na ako. Ngayon, sorry. Kuya, kasi nagawa ko ito. Lahat ng problema niya, sinasabi niya sa akin. Yung
ako ang nagpapayo sa kanya. Bantang uli, nagkakaroon daw sila ng relasyon. O paano naman si DC? Yun na nga, kuya, pero okay naman na si DC. Alam na, kilala niya ang asawa ni Amboy, mga kapatid. Natawagan ko na rin ang kapatid, ang sabi ng kapatid. Yun na nga ang problema namin eh. Kupakit naman, sa si Amboy kasi matigas din ang ulo. Eh. Kung wala naman talagang napipili sa inyo lahat, puro naman matigas. Kaya si Ao nga, ganun din ang ginawa sa akin. Binalock out na niya ako sa cellphone para wala na akong contact. Pati sa anak ko, hindi na rin kumukontak. Ayaw ko talaga siya ang tanggapin na magkakarelasyon siya. Nasa po ba yung lalaki? Nandiyan lang sa Bulacan. Pero siya diba nasa Riyadh? Oo, si Nanit. Yan nga, hindi ko maano, hindi ko matanggap-tanggap yun. No, hindi ko na siya rin. Kailang ulit na daw siya magsusuri sa akin. Pero hindi ko siya papatawarin. May po ako kay Jess. Nakakaliya ako. Parang nakakaliya. Parang... Si Ma'am Nanit po yan tayo. Pamela? Hindi mo siya kaya matawarin tayo sa Ma'am Nanit. Hindi ko talaga mapatawad. Kasi hindi man niya, gusto niya, yun ba lang pag-ibig ko, di mo maibigay. Hindi naman kita pwedeng turuan sa pag-ibig mo. Bibigyan kita ng pag-ibig mo, pero hindi na lang yung iba. May asawa ka na eh. Oh. Ano may asawa yung lalaki? Ang lalaki, may pamilya na, malalaki na rin ang anak. Tatlo yata ang lalaki. Yung siya, si Nanit naman, may asawa din. Kasal din sila. May anak po? Wala silang anak. Kaya nga, diyan ako na, ano, diyan ako na, kung nandito. Kaya inahin nyo, nahiwagaan nga ako tatay dito sa message ni Ma'am na kasi nga, isa siyang birthday card at sorry card. Yung nga yan, sorry. Diyan naman lang niya sinabi sa akin, napakita-kita kong lalaki. Kung si Amboy to ah, kaya yun na nga pa eh, yun nga si Amboy. Ako, yun. Ang problema ngayon, hindi kita matanggap-tanggap. Kahit paano ang gagawin mong sorry? Sa pag-ibig, bakit daw ko hindi niya ibibig, hindi ko daw maibigay. At kung mabuti nga, kung hindi ko kilala ang lalaki, kilala ko pa, kapatid pa ng asawa ko. Niloloko ko na nga ako, hanggang ngayon, yun pa rin ang nangyari. Kayo, paano na isang para magkalapit eh po? Magkalapit kayo ng Kevin, anak ko rin na nandoon sa kanya, pinikipisinan niya. Hindi na, may isip na yun si Kevin. No, may isip na yun. Nasa sa inyo na yun. Basta sa sitwasyon mo ngayon, hindi ko kayang tanggapin. Kaya pa may ang isip niyo. Hindi po tatay, basta yun po nakasaan yun po sa kanyang card. I miss you. Tatay, see you soonest, Papa. Sana pag-uwi ko, matawag mo ako. I miss you again. Happy birthday, Papa. Inap ka po lang with gifts and words of love from Riyadh to Pinas. Love and yours. Inanya. Para marinig niya lang doon sa ano, sumayaman lang siya. At least tatay nang hindi siya nang sorry, hindi po siya nagmamataas. Nagpapakumbaba po siya. May isa pang problema ko yun. May tumatawag sa akin yung pag-ibig na kumuha ng bahay, house and lot sa pag-ibig. Sabi ko, ba't natuloy mo pa, ano mo pa yan? Ngayon ka nagsasabi sa akin na ano na, ipaprocess na ang papel. Nung sanang pag-umpisa lang, nagsasabi ka sana sa akin para di matuloy. Kasi ano din ako sana ng pag-ibig na housing ang lahat eh. Nakita na namin na pabalik-balik kami doon sa City Martires. Wala man ang pisto. Nagbabayad kami ng ano, parang ilulong ka pa sa pag-ibig. Nagbabayad ka ng ganong kalaki, buwan-buwan. Sabi ko, nasaan ang pisto? Hindi pa, ano yun pa sa... ng developer. Kung ayaw mo nang ituloy yan, tapos na kanina, hindi ko pipirma ng kapil na yan.
Palengya siya hindi ng suri sa akin. Ulit lang kung hindi suri, hindi mo pa rin ako patawarin. Hindi ka magalokin? Suri talaga, hindi ko na siya inaano. Video mo nga itong bangos. Para makita niyo. Sure po. Birthday na pala ni tatay ngayon, ngayon ginawa. So, patay, paano po yun? Ano po yung message nyo dun sa sinabi po ni Ma'am Nanette sa inyo ng happy birthday at Tay, I'm sorry, see you soonest, sana mapatawad mo ako. Ano po yung message nyo para kay Ma'am Nanette? Makakarating sa kanya yun. Ako, mapapasabi. Sabi ko, dahil wala man akong magagawa, nandito tayo pa ang nag-happy dito. Ipapin ko na lang po. Kasi dalawa lang sila sa buhay. Kaya nga po, balita nga po, siya lang yung anak ni Dai, si Ma'am Nanette lang. Dalawa. Oh, ano pa, Ma'am? Namatay yung nanay niya sa panganganak. Diyan yata. Pero sa totoo, ano talaga, siya lang talaga. Sa kulay niyang kasama. Siya lang mag-isa. Kaya nga naawa naman ako, kasi baka naman mahumsik yung bata doon. Kaya pag natanggap niya yun. Hindi, na-confuse ako. So, yung totoong nanay ni Ma'am Nanette, patay na. Yung madrasta niya, may anak din siya na isa. Pero nahiwalay na rin. Alin yung, ano ni Ma'am, yung madrasta, yung kapatid noon? Lalaki. So hindi niya tito. Hindi niya. Yan lang sa siyempre sa kultura ng mga Pilipino. Pero tayo no. Masaya kasi ako rin na tinitext din ako nila, hindi ko lang sinasabi sa'yo, nagpapatulong siya na magkabati kayo. Tiyo. Siyempre, nag-alala naman ako doon sa bata ano, baka mahumusik siya, ano pang gagawin niya? Dahil tumatawag daw siya sa papa niya, hindi daw sinasagot. Siyempre, ako nakonsensya na din ako na hindi ko siya tulungan. Kaya itong ginawa namin. Kaya nga. Tsaka tayo lang mo, may silang buong. Kung nga tatayan, Diyos, nakakapagpatawad tayo pa kaya. Diba tayo? Patawarin ko siya, ma'am. Patawarin ko siya. Sana nandit, huwag kang mag-ano sa akin dahil po sa saka mo na lang kasi sinabi nung ano eh nung nakita ko na sa picture si Amboy doon ako nagalit na galit. Kasi hindi kanya kinausap ng Tay kami ni ano, kumbaga nalaman ko na lang akala ko nga noon pa lang hindi pa siya nakaalis, sabi ko baka naman kinabit naman yung amo mo asawa ng kaibigan mo. Natawa lang siya, paano papa kung nabuntis ako? Tanggapin mo bang ako? Eh kung anak ninyo ni Michael, kapit hindi ko tanggapin. Pero kung anak ng ibang tao, talagang kahit anak mo yan, hindi ko tanggapin ako. Sinabi ko sa kanya. Sabi niya, ako mo na nga yun eh, hindi mo pa tatanggapin. Ayaw mo yun, iba ang ako. Yun nga, ang problema ngayon, yun nga si Amboy, may pamilya kasi, ma'am. Iba... Naintindihan po kita, Tay. Naintindihan kita. May pamilya kasi. Sa ngayon, inaabalan nyo kayo. Ay, Tay! Walang problema doon. Kami naman po, gusto namin kayong makaayos. Para makatulong kami ni na Ma'am Benny para makaayos kayo. Nung naman po yung ano namin. Kaya ito, yung surpresa sa iyo ni Ma'am Nanette, tapos yung pagsasorry mo sa iyo. Sana tayo pag-isipan. Nandito kasi, na lang na message siya. May silang tatay ang buhay. Bakit bukas hindi natin alam ang mangyayari. Pag gusto mo na palang patawarin, asan mo? Diba? Saka na natin patawarin pag wala nang buhay. Hindi nga gano'n, tatay. May silang ang buhay. Kaya habang nandiyan pa, diba? Pinapatawad ko siya. Sayang po ang chance na makakausap. Kung magtatawag siya ngayon, mag-uusap pa. Salamat natin. Ayun, Ma'am Nanette!
pinapanalangin natin. Ayun na, pinatatawad ka na ni tatay. Buti na lang tayo. Hindi siya napagod humingi ng sorry. Araw-araw. No? Ilang taon yun? Ilang taon na kayo hindi nag-usap tayo, ma'am? Nanay? Wala. Noong lang, ano, isang linggo lang may nag-usap kami. Ah, nag-usap kami. Nandito pa mga missions niya. Hindi na ko lang siya sinagot nung nagtawag na si Amboy sa akin. Yung lalaki. Kailan mo ba nalaman? Ito lang January, ma'am. Ito lang January. Oo, ito lang January. Si tinatago niya, lagi niya hinihingin yung address ko baka supresahin ako ni Amboy. Dapat nga sana, December pa daw yung cellphone. May kaso lang, palipat-lipat ng trabaho, hindi niya alam kung saan yung location yung... Kaya pala dati, ang location is sa Mabalacan. Tapos pinalitan dito sa Lubao. Kasi nung nag-usap kami nung nag-video call kami nung isang gabi, sige na, ate, na, tulungan mo ako na para mag-ayos kami ni Papa, sabi niya nun. O sige, pipilitin ko pupunta dito si Papa mo, sabi ko. Pero kung lang sasabihin, sabi niya nun. Siyempre, yung iba yung iba, sa ibang bansa, mamusisila. Siyempre, ang hirap ko yun nasa ibang bansa. Yun na nga, mami. Iniisip ko yun. Nagpasalamat ako. Minsan nga, hindi na lalo siya kumakain. Nagpasalamat ako noon, ma'am, na nakaalis siya. Kasi doon sa Cebu, may trabaho siya. Inaaway niya yung ano yung team leader niya. Di, tanggal siya kaagad. Ngayon, nandiyan ka na. Ayusin mo na yung trabaho mo dyan. Si delikado dyan. Baka panay ka na lang cellphone. Mapabayaan mo na yung alaga mo dyan na matanda. Baka ano mangyari sa iyo. Okay, papa. Ayusin mo pa. Okay. Usap kami nung lang kuan na talaga. Nung... Basta ako, wala, January pa lang, January, nandito mga meses niya. Nung bandang huli na, tumawag naman yung kapatid ko, tulungan ko daw niya ako para makausap ko siya. Kasi panay siya tawag, yun ako na siya sinasagot. Ito na siya sinasagot. Ngayon, na-surprise ako dahil sa gawa. Natanggapin ko yung kuhan niya sa akin. Salamat po, Tay. Okay. Patawarin po siya, patawarin. Salamat po. At matutuwa sigurado si Ma'am Nanette niyan pag na makikita niya po yan, Tay. Makikita niya yung message mo sa kanya. At patingin ko talaga, iiyak yun. Kapag narinig na sa... Chat-chat lang na nga namin, iiyak na siya. Iiyak siya, kasi nagpapatulungan sila na magkaayos. Siyempre po, ang hirap po yan nasa ibang bansa. Ito kasi yung mangyari, Ma'am. Ikaw, baga, di ka baga ma... maano ka agad nang malalaman mo lang na yun pala ang karelasyon niya yung pang side ng misis ko dati. Opo, Tay. Naiintindihan naman kita sa part na yun. Siyempre, nabigla ka. Tapos nandun pa yung hindi alay sa nabi sa'yo, naraman mo lang. Kaya lang, Tay, siyempre, nang hindi naman siya na. Sorry. Hindi niya ang tawad. Sorry. Iyan nga, ang gusto ka niya, hayaan mo na lang daw silang dalawa niya. Boy, hayaan mo lang daw. Kung paano naman si Juan, JC, at mga anak. Kasi hinahatid pa nga ako eh. Sa kanila. Ibig sabihin, nakatira ka na doon sa kanila. Hindi mo lang sinabi, wala lang, hindi mo lang tumawag sila si BT na ganito, humingin na ito ang sitwasyon dito ngayon, nangyari. Parang tinatago nilang dalawa ni Amboy. Sabi ko, paano yun sila si Jay, yung anak ni Amboy? Hinatid pa nga ako eh. Kuhaan pa nga sila sa akin. So yung lalaki hiwalay na din sa asawa? Hindi. Sila hiwalay. May sabit yun. Kaya ayaw tutos yun. Pero yung may sabit. Hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Kasi yung kibig-kibig ko lang yung tibay sa akin. Hindi ko nga alam anong nangyari sa kanila. Hindi ko malakunta. Alam ko yung bahay doon nila ni Amboy. Pinuntahan ko yung anak ko. Sa nung nandiyan pa, di pa kinipitis yung nanay niya. Pinuntahan ko. Yan naman din ang hindi na ako pumunta. Gawa nung hindi ko makain yung mga salita na parang hindi na baboy na ako kapal lang ako bakit ko napunta ako doon. Ngayon daw, pinukinto din ni Nanit yung doon ni Amboy. Yung nanay ko. Ngayon, hindi kayo ng tulong sa akin. Napatawarin ko kayo. Anong kami noon, wala man lang kayo masasabi doon tungkol sa
parte sa akin, parang doon kayo kumakampi sa kapatid ninyo. Ngayon, ito, hindi naman si Amboy na sa akin na sorry. Why? Habang maaga pa, maghiwalay na lang kayo. Wala naman yan sinamitan doon naman. Inisin mo na lang na hindi na ninyo ipatuloy yan. Kasi kawawa ang mga anak mo. Asan po yung mga anak ni Mama? No? Ay, wala pala siyang anak. Wala pa. Ay, gusto nga siyang magpaanak sa ibang lalaki daw. Ilan taon na po ba si Ma'am Nanette? Pinapatawad ka na po ni Tatay Pedro at mag-usap na lang daw po kayo ng masinsinan pag tumawag. Okay, so Ma'am Benny, paganda naman natin si Tatay para naman sumaya-saya tayo. Nasaan yung mga bata? Happy. Andali, i-blow natin yung cake. I-blow natin yung cake. Oo, magkata kayo na eh. Bakong makatakman. Tara, koy. I-blow tayo yung cake. Sige, sige. Tiyo, may lumulo. Tiyo, pasensya ka na sa ginawa namin ha. O baka magalit ka sa amin. Para lang sumaya ka. Kaya nga pumunta ako dito. Oo. Kasi gusto ko kayong kuhanin mula nung maliliit pa ito. Maliliit pa. Alam nila ang buhay ko eh. Narinig ko na dito. On mo yung camera mo nga, guys. Pagpunta natin si Tatay. Tatay. Magkata kayo na eh. Dali, sindi mo na natin yung candle. Makipatay mo sa bata. Ano? Mapaiyak mo ako ah. Hoy, Ma'am Nanette. Magandang tanghali po. Ayan na. Na-surprise mo si Tatay. Hello po. Hello. Hello po. Mahina ang busis mo. Ipo na ni. Yun. No. No. Ganun din ako eh. Napaiyak din ako eh. Ikaw ako na eh na ganito pa lang nangyari eh. Ano? Oh. Pero, sige, mag-usap lang tayo masinsinan sa ano. Tatanggapin ko. Di ko to, anuhin ko yung inutosan mo para matanggap. Oh. Hindi mo kasi sinasabi nung una, akala ko lang sino lang yung tao na kuwan. Oh, siyempre, di ko pagalitan, di ko man alam yun kung ano talaga. Oo. Hindi po ako, si yung admin namin po siya. Sila na doon, bago po ako. Pero hindi, ito lang po ito ang pag-edit yun. Hindi po, Tatay. Talk lang namin yun. Para malaman namin kung kaya siya available. Hindi po yung totoong pag-ibig. Oo, nag-visit ka naman sila, pero anong sabi ko? Hindi talaga, hindi ko... Kaya surprise daw, yung cellphone, wala na siya yung cellphone. Iyakin ka din ako. Iyakin ka din. Hindi nga po pwede nga makuha ang address. Kasi alam mo, ngayon pagkatapos namin dito ng 3 days, pupunta naman kami sa Lawag. Oh, paano yung address? Alam nga naman yung address permanente, di man permanenteng address. O ate, habang nandiyan siya. Ngayon ko lang nga. Tata na, pagkakanta natin si Tatay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Walang tau. Happy birthday.
wish nyo muna. Wish nyo po. Sige, mag-ingat ka at ayusin mo yung buhay mo at saka yung ninyo ni Amboy kasi parang alanganin pa tayo doon. Ma'am, salamat po ah. Salamat po sa pagtitiwala sa Kids for Everyone. Maraming salamat po. At tatay, advance happy birthday. Bye, ma'am. Okay. Salamat din. Salamat sa akin. Guys, may mga tao pang para magdayos tayo. Okay. Tanggap na kita. Tanggap kita. Yay! Proud nga ako na nandiyan ka. Proud na proud ako kasi matagal ka nang gusto kitang kuhan, katarbahoin sa dito. Pero hindi ko lang alam na abroad pa lang inapaklayan mo. Salamat na ako nandiyan ka. Naalis ka na sa magulong buhay. Asawa din kasi niya. Asawa niya, Mama Slab. Tapos, dito pa humingi sa akin ng pagsuporta nila. Dito pa humingi ng pagsuporta. Binibigyan ko naman kasi anak yung humingi. Sa kabar tayo bibigay pag yung sabi mo, maiksi lang. Yes, maiksi ang buhay. Diba, Ma'am Nanette? Sabi ko kay tatay, maiksi lang ang buhay. So, kailangan i-enjoy natin. Dapat maging happy lang tayo. Happy-happy lang tayo. Alam ko, totoo talaga. Doon ako din nagagalit talaga. Nung pag-ibig. Kasi ano daw. Nandito na nga yung kasama ko sa pag-ibig. Tapos, kumuha naman ng housing pag-ibig. Pala sa tatay sa pag-ibig pa lang. Buti na lang pala hindi natin tinuloy sa pag-ibig. Baka nasa kalga kami doon sa pag-ibig. Okay, ma'am. Ah, nag-spend ba tayo sa ay, ang cellphone. Nag-spend daw siya, ma'am, ng bago. Pero sabi ko, Jera, meron siyang bagong cellphone. Sana mapapasana all ka na lang, ma'am. Ma'am, ay cellphone. Sige, dito. Salamat sa... Nagbili na ako. Sabi ko pag galing sa... Nung isang araw pa lang, Day. Nagbili daw siya nung isang araw pa lang. Eh, hindi naman natin... Juan! Ito! Baka bili na kasi siya. Ano yan? Realme po. Realme. Ma'am, Realme. Itong sa'yo, pang mga tatagan. Samsung 8N. Hihingin ko na lang yung luma niya cellphone. Mainit. May Samsung na siya, oh. Big time, oh. Tatay, patay sa inyo. Ito yung mga access sa inyo. Ma'am, masaya ka na ba, ma'am? Masaya ka ba? Tatay, para sa Sina. Wala kasama mo daw dyan. Hindi na. Huwag mong bibitawan doon yan. Ay, masisikwat yan. Samsung yan. Masaya na si Mama. Akala ko ha.
Ngayon, sasabihin ko lang sa'yo, huwag talagang tumuloy itong pag-ibig, pag-ibig na ako. Kasi hindi yun. Hindi ko na makapagpunsin natin sa pag-ibig na yan. Hindi nga, sabi nga niya, paano na lang yung pira ko, di na makuha. Kaya nga, ikaw nakapirma doon. Ikaw pipirma doon. Ayun nga, ang dama, mayroon sa customer. Ay, hindi naman mo alam. Parang may location ko talaga, ma'am. Well, yeah. Kaya, Maganda pa, no? Dito pa sa mga tao. Ihandaan pa dito, Ma'am Nanette. May handaan. Salamat na nit sa yung regalo mo sa akin. Tatanggapin ko mula sa puso mo eh. Galing sa puso mo, okay. Sana huwag ka nang gumawa ng iba pang iba pang kalukuhan. Huwag na daw kang dinggrap tayo. Marami ko sa mga. Ano ba yung plan ko, ma'am? Yay! Masaya daw siya. Super akong masaya kasi alam ko ang ibigay ng ano, regalo. Sana all, no, tatay? Ganyan yung mga anak mo, tay? Sana. Babawi na lang na babawi. Ito po, isa na naman pong kababayan natin ang nasurpresa at nabigyan po natin ng kaligayahan. Kaya sa mga OFW sa buong mundo, kung gusto niyo pong surpresahin ang inyong mga mahal sa buhay, mag-message lang po kayo sa aming FB account, Gifts for Everyone, or if gusto niyo pong makanood ng mga successful deliveries, you can like and subscribe our YouTube channel. So, ayun po guys. So, ako po ulit, si Yeng, ang inyong love ambassador ng happiness and goodwill. At ito po ang Gifts for Everyone sa Lubao, Pampanga.